Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH, 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headlines ng DZRH Network News, batang babae ginagamit ng ama sa pagnanakaw. Kagabi pa trending, umabot na sa halos kalahating milyong views. Balitang pumasok kaninang alas 4 ng umaga, Congressman Nograles umaming nagkamali sa mga aligasyon sa mga biyahe ni Ched Chairman Likuanan. Breaking news kaninang alas 6:45 ng umaga, 120 milyong pisong halaga ng smuggled rice nasa bansa Zamboanga, Sibugay. 7:45 AM, malaking balita sa DZRH. Gobyerno, takot buwisan ang mayayaman kesa mahihirap. Ayon yan kay Sunny Africa ng Ibon Foundation. Pumasok na balita rin kaninang alas 8:30 ng umaga, presyo ng mga isda at iba pang produkto tumaas sa mga palengke dahil sa train law. Mainit na balita kaninang alas 8:45, teenager hinihinalang kinidnap sa terminal. Pumasok na balita kaninang alas 9 ng umaga, pasaway na pulis, nagbalandra ng sasakyan sa traffic sa Quiapo. Pinag-uusapan pa rin hanggang kaninang umaga sa showbiz. Bilang ng mga celebrity na nagpapa-freeze ng kanilang mga egg cells, dumarami! Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Magandang araw, Pilipinas, at saan mang panig ng mundo. Narito na ang mga malalaking balitang nakalap round the clock sa loob at labas ng bansa. Ito ang DZRH Network News. Narito ang detalye ng mga balita. DZRH Network News Top Story. O ito, trending na po itong balitang po ito. Simula pa ito kagabi at hanggang ngayong umaga. Umabot na po ang views nito sa halos kalahating milyon. Isang batang babae ang huli sa aktong ginagamit ng kanyang ama sa pagnanakaw. Kung paano naisahan ng mag-amang ito ang kanilang bibiktimahin. Narito ang report ni Victor De Guzman. Walang takas sa CCTV video ng isang fast food chain ang akto ng modus na pagnanakaw ng mag-ama sa isang bag ng customer na kumakain dito. Nag-viral ang post na ito dahil ginagamit ng isang ama ang kanyang inosenteng batang babaeng anak upang hindi mapagkamalang magnanakaw. Sa unang bahagi ng video, tahimik na kumakain ng dalawang babae sa fast food chain habang katabi naman ng isa sa mga ito ang kanyang bag. Dahil dito, naging mainit sa mata ng matandang lalaking magnanakaw ang bag ng babaeng ito. Umupo sila sa likod nito kasama ang kanyang batang babaeng anak at umaktong may hinihintay. Pasimpleng kinandong ng ama ang kanyang batang babaeng anak habang unti-unti naman itong hinahatak ang upuan kung saan nakalagay ang bag ng babae. Ilang segundo lamang ang lumipas, inilabas na ng matandang lalaki ang malaking asul na plastic na kanyang dala. Nang oras na dumating ang crew ng fast food chain na ito, dito na mismo kumilos ang lalaki upang samantalahin ang paggalito ng atensyon ng babae. Kinuha at ipinasok ng pasimple sa kanyang dalang malaking plastic ang bag ng biktima. Umalis kaagad sila pagkatapos ng pangyayari. Samantala,
Ikinainit naman ang mata ng mga netizen ang huling segundo kung saan ipinayakap pa niya sa kanyang anak ang plastic na may lamang bag na kanilang ninakaw habang sila ay papaalis. Madami ang naawa sa bata dahil inosente lamang ito, ngunit nadadamay sa modus na ginagawa ng kanyang ama. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalita. Ito po, malaking balita na pumasok sa DZRH kanina po itong alas 4 ng madaling araw. Davao City 1st District Representative Carlo Nograles, aminadong nagkamali siya sa mga alegasyon sa mga lakad abroad ni Chairman Patricia Licuanan. Kung paano umamin ang mambabatas, alamin natin sa report ni Let Narciso Abinales. Inamin ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na nagkamali siya nang sabihing hindi otorisado ng Office of the President ang mga biyahe sa abroad ni Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan. Ito'y makaraang magsinta si Licuanan ng mga dokumento ng travel authorities na galing sa Malacanang para sa kanyang mga biyahe. Gayunpaman, iginiit ni Nograles na 1,000 pa rin ang ginastos na pondo ng gobyerno ng CHED Chair para sa business class tickets at 41 araw itong absent sa trabaho. Hindi pa rin anya katanggap-tanggap ito habang umaangal ang mga eskola ng ahensya dahil sa hindi maibigay na allowances at hindi nababayarang matrikula. Nangangamba ang kongresista kung kayang pangasiwaan ni Licuanan ang implementasyon ng free college education. Katwira nito kung bigo ang opisyal na matugunan ang delay sa release ng allowances ng 1,000 scholars, paano pa ang milyon sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act? Yan ang DZRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Nagilingkod sa pagbabalita. Ito po, breaking news kaninang alas 6:45 po ng umaga. Meron daw pong nasabat na nasa 120 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas sa Zamboanga, Sibugay. Kung paano nakumpiska ang mga illegal na bigas na ito, narito, alamin natin sa report ni Sheila Idubas. Natimbog ng mga elemento ng Philippine Coast Guard ang may 120 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas sa Zamboanga, Sibugay. Sinabi ni Coast Guard Commodore Joel Garcia na natunugan nila ang illegal na shipment, kaya inabangan nila ang 3 barko sa layong 25 nautical miles timog kanlura ng Zamboanga, Sibugay. Galing ang mga smuggled na bigas sa isang foreign vessel at inilipat lang sa maliit na barko sa Pilipinas. Transfer at sea. Yung galing po yung mga bigas sa isang foreign vessel at ikinalga po dito sa isang domestic vessel. Ikinulong na ang crew ng nahuling MVJC vessel at may hinala ang otoridad na galing sa Vietnam ang mga smuggled na bigas. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Ito po, tinalakay naman ito sa DZRH kaninang alas 7:45 ng umaga. Pamahalaan, takot daw buwisa ng mga mayayaman kesa sa mahihirap ayon sa Executive Director ng Ibon Foundation. Kung bakit ito nasabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa at kung ano ang mga implikasyon nito, alamin natin yan sa report ni Reggie Espiritu. Takot buwisa ng gobyerno ang mayayaman kaya mahihirap ang tatamaan ng gusto sa bagong batas sa buwis na train. Yan ang idiniin ni Sunny Africa, Executive Director ng think tank group na Ibon Foundation Incorporated sa programang Damdamin Bayan ni Cesar Chavez. Sa ilalim ng train, binigyang din ni Africa na lalaki ang gastos ng 60% ng populasyon na mahihirap habang kikita pa ang 40% ng populasyon ng mayayaman. Sabi pa ni Africa, magbabayad ng mas malaking pera mahihirap at middle class para sa kanilang mga bilihin, pasahe, LPG at bill sa kuryente at iba pa. Sang-ayon pa rin kay Africa, mararamdaman ng mga ordinaryong taong epekto ng train pagbili nila sa mga palengke, supermarket, sari-sari store at pagsakay nila sa mga pampublikong transportasyon. May impact ba ang train law para sa mga OFW natin? Sige. Malaking impact sa kanila, no?
Kasi mga OFW sa natin, kailang mga pamilya ay nakatira dito sa Pilipinas. Yung OFW, sa totoo lang, medyo swerte sila kasi exempted sila sa income tax. Tapos dun sa tinatawag na documentary stamp tax na babayaran sa kanilang mga remittances. Kaya medyo okay sila dun. Ang problema, bagamat exempted sila sa income tax at sa DST, yung documentary stamp tax, yung mga pamilya nila na pinapadala nila ng pera, pabigat sa kanila yung train. Kasi bahagi sila dun sa babayad ng dagdag na, yung nabagit sa report nyo, babayad sa dagdag na pamasahe, dagdag na kuryente, dagdag na presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa mga nakasakay ngayon sa Uber o kaya sa Grab, mayroon bang epekto ito, immediate impact ang train law sa kanila? Nito mga nakarang araw, nag-anunsyo na nga, I think yung Grab na magtataas sila ng 12 to 15 pesos dun sa parang flag down rate yata or basic charge dun sa Grab. Kaya dito lamang nakita natin dahil malaking pagkukunan ng kita ng train ay yung dagdag na singil sa diesel at gasolina na malaking bahagi syempre ng gastusin dun sa fares ng Grab at Uber. Nag-announce na yung Grab na kukompute nila ng mas mataas na singil sa Grab sa mga darating na panahon. Mga call center agents, ano ang direct impact mayroon sa kanila ito? Well, yung call center agents, lalo na kung entry level lamang sila, no, na nasa mga I think 16 to 18,000 pesos kada buwan, may pakinabang sila sa train. Yung karaniwang call center agent, I think makakaramdam ng more or less 10 to 15,000 pesos na dagdag na take-home pay sa 2018. Kaya sa isang banda, makabenepisyo sila doon. Pero ganoon din, dahil hindi naman sila lutang sa Pilipinas, kahit na medyo mali yung oras nila sa pagtrabaho sa Pilipinas, gagastos sila ng mas malaki doon sa mga produktong binibili nila. Mayroon bang direktang epekto kaagad na mararamdaman ang mga may-ari ng sari-sari stores at mga bumibili sa mga sari-sari stores? Yung mga sari-sari store owners, alam mo sa totoo lang, sa isang pag-aaral, no, more or less 13,000 a month lamang ang kita, netong kita ng isang sari-sari store owner. Humigit kumulang 40% ng kita niyan ay galing sa sugar sweetened beverages na papatawan ng dagdag ng buwis ngayon. Kaya ang kagad mararamdaman ng mga sari-sari store owners diyan ay kailangan nila patawan ng dagdag na singil yung matamis sa inumin na binibenta nila. At kung yung mga consumer nila ay hindi na kaya bumili ng mga produkto na yon, mabawasan nila ang bibilin nila. Kaya ano to, malamang kaysa hindi, mababawasan ang pagbili sa kanila ng mga matamis na inumin. Kung mabawas ang singil nila, ang bibenta nila, mababawasan ang kita nila. Meron bang direct impact din ito, itong train law, para sa mga guro? Well, sa mga guro, generally speaking, salaried. Yung salaried, yung mga teacher 1, teacher 2, papasok sila dun sa cut-off point ng train na 250,000 pesos ay walang ano, walang papataw na singil. Kung ganun, yung average teacher, baka mga 4 to 6,000 pesos ang dagdag ng take-home pay nila sa pamamagitan ng train. Pero ganun din, bigay-bawi siya eh. May bibigay yung train sa usapin nga ng income tax, pero lalo na sa mababa naman ng kita, konti lang dagdag sa kita mo, pero ang laki ng babayarin mo dun sa gastusin mo na pang araw-araw. Mayroon din bang epekto ang train law para sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga college students? Well, marami sa mga college students natin either, well, karamihan ay namamasahe. Yung iba din may mga sakyan. So walang duda, yung mga medyo galing sa may kayang pamilya, dagdag ang babayaran nila sa kanilang sasakyan, sa diesel, sa gasolina, pasok lang sa sasakyan. Pero labas pa doon, yung mas maraming college students natin na nag-jeep lamang o nagbubus, tataas ang bayad nila sa pang-araw-araw. At balita naman natin yung petition ng transport groups na gawing 12 pesos na ang minimum na pamasahe sa jeep. Kaya walang duda, sa araw-araw na gastos nila sa pamasahe, dadagdag ang lalabas nilang pera. At syempre, kung sa mga break nila, yung bibili nilang juice dyan or soft drinks, dadagdagan din yung gaso. Sa kabilang dako, kikita naman na mayayaman dahil mababawasan ang mga bayarin nila sa buwis. Idiniini Africa, hindi tamang disenyo ng tax na buwisan ang gusto o mahihirap na lubang nangangailangan ng kita kesa sa mayayaman na may kakayahan namang magbayad. Lahat ng nakalipas na administrasyon ayon kay Africa ay guilty sa paggamit ng maling disenyo ng taxation kung saan mga mahihirap ang parating naghihirap. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa isang malaking balitang pumasok kaninang alas 8:30 ng umaga. Sakit sa ulo itong balitang ito.
lalong-lalo na para sa mga consumer dyan. Nagsimula na daw magtaasan ang presyo ng mga isda at iba pang produktong ibinebenta sa palengke. Kung bakit nagtaasang bigla ang presyo ng mga bilihin sa palengke at kung gaano kalaki ang nadagdag sa gastusin ng mga mamimili. Alamin natin yan sa report ni Florante Rosales. Tumaas ang presyo ng mga isda at iba pang produkto sa ilang palengke sa Metro Manila, epekto ng train law o tax reform package. Sa monitoring ng DZRH reporters, nagtaas ng presyo ng gulay, isda at karne sa Divisoria Market. Ang manok ngayon 135 pesos mula sa 125 pesos. Ang laman ng baboy ngayon 200 pesos per kilo mula sa 190 pesos. Ang ribs ng baboy ngayon ay 140 pesos mula sa 130 pesos. Sa presyo ng galunggong mula sa 120 pesos per kilo, ngayon ay nasa 140 pesos na. Ang itlog naman mula sa dating 460 pesos ay 5 pesos and 80 centavos ang bawat isa. Ang puting asukal, 54 pesos kada kilo mula sa 51 pesos per kilo. Ang pulang asukal naman tumaas ng 3 piso kada kilo. Sa Libertad Market sa Pasay, tumaas ng presyo ng isda gaya ng bangus mula sa dating 150 pesos ay naging 160 pesos na. Ang tulingan tumaas din ng 20 pesos mula sa 100 pesos na ngayon ay 120 pesos na. Hindi pa naman apektado ang presyo ng karne at mga dilata sa nasabing palengke dahil marami pa silang supply ngayong taon. Samantala sa Navotas Fish Port, mula sa dating halaga ng yellowfin na 160 pesos ay naging 200 pesos per kilo na. Pero ang ibang isda hindi pa rin daw nagtaasan at ang katwiran ng mga tindera, nakadepende sa supply ang pagtaas nila ng presyo. Sa ilang sari-sari store sa Bicol, Cebu at Mindanao, nagtaasan na rin ang presyo ng mga produktong soft drinks at mga dilata. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, balitang pumasok kaninang alas 8.45 ng umaga. Isang teenager ang inihinalang kinidnap sa isang terminal sa Mabolo 3, Bacoor, Cavite. Kung ano ang suot ng babaeng ito bago po siya mawala at kung ano ang ginagawang aksyon ng gobernador ng Cavite sa kasong ito. Alamin natin sa report. Nagbabalik si Reggie Spirito. Humingi ng saklolong isang ina na kumbinsidong kinidnap at nalalagay sa peligro ang buhay ng anak niyang teenager na babae. Sa panayam ng DZRH, dinescribe ni Mrs. Grace Castillo ang anak niyang si Sheila May na may kaliitan, maputi, mahaba ang buhok, matangos ang ilong. Nawala umano ang kanyang anak noong January 4, pasado alas 6 ng umaga, matapos ihatid ang dalawang batang kapatid sa terminal ng tricycle sa lugar nila sa Mabolo 3, Bacoor, Cavite. Sabi ni Mrs. Grace, nakapag-send pa ng messages ang anak na parang humihingi ng tulong bago naging unattended ang cellphone nito. Napag-alaman pa kay Nanay Grace na may boyfriend ng kanyang anak na Australian at meron din itong tinanggihang manliligaw. Ikinikwento niya sa iyo kung sino yung manliligaw, bago niyang nakilala, gustong imbitahin siya. Wala po. Walang ganon. Wala po. So, masekreto din? Hindi naman po siya masekreto. Kasi alam mo nga yung Facebook password, hindi ba? Hindi niya po alam yun, alam ko. Kasi yung Facebook password niya po, yung boyfriend niya po yung may alam, kaya hiningi ko doon. Ah, yun ang may alam. Opo. Yung boyfriend niya nasa Australia ngayon? Yes po. Wala rito? Wala po. Sigurado tayo na wala yes, dito? Yes po. Siguradong-sigurado po ako doon. Kasi sapagkat sa Facebook account ng boyfriend niya, nakita mong may mga iba't ibang post na nandun din siya? Yes po. Pati profile doon sa boyfriend niya sila po talaga. Oh. Kasi ang plano po kasi itong this month pagpunta ng boyfriend niya ay magpo-propose po para kasi mag-18 na siya nitong September. Oh. Ang gusto ng lalaki na boyfriend niya na to since 14 ano? Yes. 14 years old ano? Opo. Nung 14 years old siya hindi na siya nag-aral. Nag-aral po siya kaya lang po nung elementary po kasi siya sir nakastop po kasi siya mag-aral kasi po doon sa sakit niya paulit-ulit. Kaya hanggang nung sila pa rin ang boyfriend niya pumasok pa rin siya diyan sa quest. Nangako na si Cavite Governor Boying Remulla at ang Bacoor Cavite Police ng tulong sa paghahanap para kay Sheila May Castillo. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, may update na po tayo sa balitang yan. Sa ngayon po ay tinitingnan ng person of interest ng Bacoor Police ang dating manliligaw ng babaeng yan na may binasted daw siya noong 2016. We'll be right back.
Eto, balitang kapapasok lang kaninang alas 9 ng umaga. Nakikipag-ugnayan na po ang DZRH sa himpilan ng Land Transportation Office para matukoy ang may-ari ng adventure na nakabalandra umano ng, o nagbalandra umano ng sasakyan sa Quiapo. Kung bakit binalandra ang kotseng ito sa pag-aari po na umano daw ng isang pulis. Alamin natin sa report ni Mavel Arrive. Hino-stage ng isang nagpakilalang pulis Maynila ang traffic sa Quiapo noong Biyernes, unang araw ng pahalik sa Poong Nazareno. Nainis at uminit ang ulo ng mga commuter at pribadong sasakyan nang biglang huminto at naghintay ng pasahero ang isang silver na Mitsubishi Adventure na may plakang NJ1177 sa Quezon Boulevard at Paterno Street. Sa tulong ng DZRH reporter na si RH29 Boy Gonzales, sinita ang driver na nagpakilalang off-duty na pulis Maynila pero inabot ng isang oras bago ito umalis at hanggang Quezon City na umano ang haba ng traffic. Paliwanag ng pasaway na pulis, naka-hazard naman daw siya habang hinihintay ang kanyang mag-ina na nagsimba sa Quiapo Church sa unang araw ng pahalik sa Poong Itim na Nazareno na dinagsa ng mga tao. Inaalam pa ang pangalan ng pulis Maynila pero nakipag-ugnayan na ang DZRH sa Land Transportation Office para matukoy ang may-ari ng adventure. Bukod sa sasakyan ng pulis Maynila na bumalanda sa kalye, problema rin sa Quiapo ang mga vendor na naglipa na. Para sa DZRH Network News, Mavel Arrive, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, ilang araw na rin itong pinag-uusapan. Hanggang kaninang umaga o pinag-uusapan ito online. Sino-sino nga ba ang mga celebrity na nagpapa-freeze ng kanilang egg cells? Alamin natin ang balitang yan sa report ni Rocky. Marami sa mga celebrity ang nagdesisyon na ipa-freeze ang kanilang mga egg cell para siguradong magkakaroon sila ng anak in the future. Kabilang dito si I.I. De Las Alas na umamin noong press interview ng kanyang pelikulang Besh and Beshes noong September na ipina-freeze niya ang kanyang egg cell upang hindi umano siya magkaroon ng problema kung gusto na nila magkaroon ng anak ng kanyang asawang si Gerald Sibayan. Noong October naman ay sinabi ni Sam O sa kanyang blog post na pina-freeze niya rin ang kanyang egg cell sa isang clinic sa Makati. Ayon kay Sam, gusto niya makasiguro na magkakaroon siya ng chance na magkaroon ng anak sa ibang araw kung saan inamin din ito na inabot ng 130,600 pesos ang proseso, kasama na dito ang storage fee na 20,000 pesos para sa unang taon habang 11,200 pesos naman sa mga succeeding years. Ang dating Pinoy Big Brother contestant naman na si Mitch Dulce ay aminadong nagpa-freeze din ang kanyang egg cell sa Belgium pa, kung saan sinabi nito na gusto niya makasiguro na magkakaroon siya ng baby in the future dahil di pa raw siya handa ngayon na magkaroon ng anak. Aminado naman si Crystal Bello na sumailalim siya sa procedure para i-freeze ang kanyang eggs sa Texas, USA dahil mayroon umano siyang polycystic ovarian syndrome at gusto niya makasiguro na magkakaroon siya ng anak. Ang last na umaming nagpa-freeze ng kanyang egg cell ay si Divine Lee para umano sa kanyang future pregnancy, kung saan ginawa nito ang naturang procedure bago pa siya ikinasal sa businessman na taga Cebu na si Blake Go. Samantala, ngayong 2018, marami naman ang nagsasabi na mas marami pang mga artista ang sasailalim sa nasabing proseso, lalo na at mas marami ang nagsasabi din na mga artistang babae na gusto lamang nila magkaroon ng anak pero ayaw nila magkaroon ng asawa. Para sa DZRH Network News, Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Sa pagbabalik DZRH Network News, tumatawid na ginang tumilapon matapos ma-hit and run. Train to Bulacan Project ng DOTR umaarangkada na. Mga babae dapat minamahal ayon sa saligang batas. Pagbasa ng libro ng malakas, mabuti sa memorya ayon kay Dr. MacLeod. Pinakamainit na temperatura sa loob ng halos limang dekada na itala sa Sydney. John Lloyd Cruz at Ellen Adarna naghahanda na sa kanilang kasal. Feeling mo ba out ka sa mga kwentuhan? Feeling mo ba left out ka sa topic? Baka di mo alam ang trending. Baka di mo pa napanood ang viral. Tuwing Sabado, 6 p.m. di ka ma-OP sa kwentuhan sa social media. Pagsasamahin ko ang mga video na viral, video na trending.
Kasama niyo ako, Victor De Guzman. Ulit, Sabado, magkita-kita tayo, 6 p.m. Live sa TV, DZRH News Television, at live sa social media, Facebook at YouTube sa DZRH News Television. TNVS, trending and viral show. Sabado, 6 p.m. sa DZRH News Television. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon, mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Tuloy ang mga balita sa DZRH Network News. Eto, babala para sa mga palaging tumatawid dyan sa mga main road. Kahit mabagal ang inyong pagtawid, hindi pa rin kayo ligtas sa posibilidad na mahagip ng mabibilis na sasakyan. Kaya siguruduhin ninyong maluwag ang kalsada bago kayo tumawid para hindi kayo magaya sa sinapit ng babaeng ito na tumilapon matapos masagasaan ng isang mabilis na sasakyan. Kung sumuko na nga ba ang driver ng sasakyan ito, panoorin natin sa trending report ni Victor De Guzman. Tumilapon ng isang tumatawid na babae sa pedestrian lane matapos itong ma-hit and run ng isang sasakyan. Malinaw na makikita sa post ni Kapitan Bujong Balasoto, punong barangay ng Sangguniang Barangay ng Anos, Laguna, ang dalawang tumatawid sa isang pedestrian lane sa Barangay Anos National Highway, Los Baños, Laguna. Mapapansin ang isa dito na isang babaeng dahan-dahang tumatawid sa pedestrian lane. Kinilala ang babaeng ito na si Lynn Banga Gayahan. Akala ay naligtas si Gayahan sa bagal at dahan-dahan itong paraan ng pagtawid. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang isang mabilis at dire-diretsyong sasakyan. Sinalpok nito si Gayahan at maswerteng hindi nadamay ang kasabay nito. Tumilapon sa ere ang biktima. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pangyayari. Sa halip na tulungan ito ng nakabunggo sa kanya, ay tinakbuhan pa ng driver na ito ang kanyang biktima. Agad na umaksyon ng PNP Los Baños at Municipal Action Center upang masuri ang CCTV footage ng nangyaring pagkakabundol kay Gayahan. Samantala, noong January 6, nagkaroon ng Facebook post update si Kapitan Balasoto. Ayon sa kapatid ng biktima na si Lilian Banca, kusa nang sumuko ang nakasagasa sa kanyang ate. Ito naman ang sitwasyon ng biktima sa ospital. Dagdag pa ni Lilian Banca, hindi tinulungan ng nakabundol ang kanyang kapatid sa takot na baka ito ay kuyugin ng taong bayan sa oras na bumaba siya sa pinangyarihan ng aksidente. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, nagdilingkod sa pagbabalita. O ito, para sa mga inis na dyan, lalong-lalo na sa traffic, dahil sa mga pasaway na motorista na mahilig pumarada kung saan-saan. Alamin natin, ano nga ba mga ginagawang paraan ng MMDA para maiwasan ang illegal parking sa Metro Manila? Alamin natin sa ating Biyahe Ready Report na ito. Sadyang walang naidudulot na maganda ang pagparada ng inyong mga sasakyan sa mga lugar na hindi naman dapat pinagpaparadahan ito, lalo na sa mga alternative routes sa Kamaynilaan. Bukod sa pagpasikit ng kalsada, nagiging dahilan din ito upang maging vulnerable sa pagkasira ang inyong mga sasakyan na magiging dahilan upang hindi ito maging biyahe ready sa tuwing kakailanganin ito. Kaya naman alamin natin kung ano ba ang mga ginagawang paraan ng MMDA ukol sa isyong ito mula mismo sa Assistant General Manager ng MMDA na si Jojo Garcia. Actually right now, no, talaga nakikipag... maganda naman ang reception namin last meeting. Okay. Dinala ni Congressman
Castelo ang mga barangay chairman na dadaanan Okay. Nung alternate routes. At willing naman sila to cooperate with MMDA. Okay. Pero of course, ilang beses na rin natin nakita yan na i-clear mo ang isang lugar, after 2 days, 3 days, babalik ulit. Babalik na naman. No? So, nagkaroon din kami ng MOA with DILG sa pangunguna ni Chairman Lim na kailangan may konting ngipin ang MMDA. Ano ba itong ngipin na ito? Kasi before, pag ang mga barangay, chairman, no, hindi nila bumalik yan, nadidemanda sila sa ombudsman na neglect of duty, ganyan. No? Pero tinatawanan lang nila yan. No? So ngayon, si Chairman Lim nagkaroon ng proseso na kung pupuntahan namin yung i-clear na lugar na yan, kailangan the day or 2 days before, sabihan mo na yung chairman. O mag-clear po kami dyan. Then the day, linisin namin yan, then kukunan ng picture yan, then to turn over sa kapitan, pipirma siya na sa'yo na, responsibilidad mo na yan. Kasama mga vendors dito? Lahat ng obstruction. Okay, okay. So pag kami bumalik at meron na naman yan, strike 2 or 3, pwede na kami magreklamo sa DILG, hindi na sa ombudsman. Okay. Ang DILG ngayon ay susulat sa local government, sa kanilang council, na magbigay ng penalty na pwedeng suspension pa dito sa mga kapitan natin na talagang minsan eh, nakikita mo naman na talagang pabalik-balik sa lugar nila. Pero of course, maintindihan din natin minsan itong mga chairman, lalo na kung ang barangay mo nasa palengke. Talagang kahit anong hirap, talagang hirap na hirap sila, no? Pero ang balintawak naman, ilang na-clear namin yan, wala naman nakakabalik din. Minsan-minsan. So political will lang talaga ang kailangan. Tama, political will. Familiar ba kayo sa sinasabi ng saligang batas tungkol sa women's rights? Isa pala sa nakasaad sa batas ay kailangang respetuhin at mahalin ang mga kababaihan. Dapat din umanong bigyan ng equal na karapatan o pantay. Kung ano-ano pa mga sinasaad ng batas sa karapatan ng mga kababaihan, alamin natin yan sa Legal Minds Report ni Mavel Arrive. Binigyang diin ng isang kilalang lawyer na dapat equal ang karapatan at respetong binibigay sa mga babae at lalaki. Pero paliwanag din ni Attorney Mark Tolentino, trial lawyer at assistant secretary ng Department of Transportation, kung babasahin ang saligang batas, in-emphasize dito na dapat mahalin at respetuhin ang mga kababaihan. Kasi sabi ng ating batas, if you read the law, ang babae daw dapat minamahal. Totoo naman. Ba naman. Totoo naman. Hindi daw sinasaktan. Ay, nako, talaga okay. Naman dapat. Okay. Okay. Nako, sa mga nanonood dyan, alam nyo na. Ang babae, minamahal. Okay. Iibigin. Basta naman yung mga word dyan. Minamahal, hindi daw sinasaktan. Okay. Okay. Aalagaan, hindi daw papaiyakin. Yun ang word daw gamit sa, if you read the law, actually, yun ang word. Partner. Ang babae daw, minamahal, hindi sinasaktan. Iba okay. Pangamahal sa araw. Aalagaan, hindi daw papaiyakin. Bakit daw? Kasi ang babae ang ilaw ng tahanan. Okay? We don't forget na same also sa pinag-uusapan natin before. Ang babae, di ba sa mga beauty pageant, what is the essence of being a woman? What is the essence of being a woman? Yung pagiging nanay. Di ba? Ang tatay, hindi naman magkaanak yun eh. Ang nanay, magkaanak. Don't forget, pag bumili tayo ng aso, okay, aso lang ha? Magkano ba yung aso na babae? Magkano ang aso na lalaki? Mas mahal siyempre. Mas mahal ang babae. Alam mo ba? Alam mo yun? Oo. Mas kisa lumasag yan. Oh. Bakit mas mahal ang babae? Kasi ang babae nakakaanak. Okay? So that's why dapat may protection kasi inaabuso. Oh, ito. May mga kaibigan ba kayo na makakalimutin? Feeling nyo ba ay ulyanin na sila? Baka naman may selective memory lang sila. Kung ano nga ba ang selective memory at kung nakakabuti ba ito o nakakasama sa isang individual, alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito.
Narinig mo na ba ang tinatawag na selective memory? If you do, do you think you have it? Ayon sa mga siyentipikong mula sa Lund University sa bansang Sweden, napatunayan sa isinagawa nilang pag-aaral na meron talagang mga individual na nakakaranas ng tinatawag na selective memory, isang uri ng memory loss kung saan may ilang partikular na bahagi lamang ng mga pangyayari ang natitira sa utak ng isang tao habang ang isa ay tuluyang nabubura, maaaring sinasadya o kusang nabubura dahil sa isang aksidente o pagbabago sa proseso ng neurotransmission sa utak ng isang individual. Sa nasabing pag-aaral na pinangungunahan ni Gerd Thomas Waldhaser, researcher sa nasabing university, natuklasan electroencephalography o EEG test ng kanilang volunteer patient na merong mga voluntary works ang iba't ibang bahagi ng ating utak kung saan merong bahagi nito ang partikular na trabaho ay sinasabing nagbubura ng memories na nais kalimutan ng isang individual. That in extreme cases, ang utak mismo na kumikilos upang burahin ang mga memoryang ito kahit pa hindi ito nais ng pasyente. Sa tulad nitong mga pagkakataon, ayon kay Waldhaser, gumagana ang utak upang tulungan ng isang individual na maaring dumaan sa extremely traumatic event o kaya na may makaranas ng emotional breakdown. Sa natuklasang ito na mga siyentipiko patungkol sa selective memory, pinangangambahan ng psychology professor na si Robin Edelstein mula sa University of Michigan ang posibleng negatibong epekto nito sa isang individual in the long run, kung saan maaari niyang maging dahilan ng selective memory upang detached at avoidant ang mga individual na meron nito. Bagamat makakatulong niya ang selective memory sa mga taong nais makalimot mula sa mapait nilang karanasan as a short-term strategy, maaari naman itong magtulak sa isang individual na maging palaiwa sa kahit na sinumang tao, kahit ang mga ito ay dating naging malapit sa kanya. Kaya naman, payo ni Edelstein, hindi solusyon ang kalimutan ang mga bagay na maaaring makasakit sa atin, mas mabuti umano itong harapin at saka mag-move on mula rito. O ito, para sa mga busy dyan at kailangan ng suit na maaaring isuot kahit saan at kahit kailan. Naimbento na ang isang klase ng suit na waterproof na maaari pang isuot sa anumang okasyon. Uy! Kung ano ang tawag sa suit na ito, alamin natin sa highly recommended report ni Vian Dacles. Ikaw ba ay sadyang may pagka-clumsy? O kaya naman ay sadyang nagtatrabaho sa mga lugar na marumi, kaya naman mabilis kang kapitan nito? Ang problema pa, ikaw pa ay laging nakaporma, o kaya naman ay lagi kang nasa meeting at kailangang nakapormal o nakapustura. Swak na swak at perfect sa iyong OOTD ang X-Suit. Ito ang suit na hindi lamang cool and stylish, dirt-free pa, and it can fit to almost any weather condition, umulan man o umaraw. Trendy pa ang X-Suit. Dahil maaari itong pang-casual or formal na bagay for a corporate meeting na kailangan ninyong puntahan. Stretchy din ang damit nito, kaya naman kung kailangan mo maging active, maaari mo rin itong gamitin. X-Suit comes with a coat with a built-in hoodie at pants na bagay sa kahit anong polo o shirt na iyong isusuot. Now, you can be trendy and clean. Whatever the occasion and season it is. May kakilala ka ba na maingay magbasa ng libro? Alam niyo ba na ayon sa isang doktor, ang pagbabasa pala ng libro na malakas, ha? Yung malakas ang boses, ay mabuti sa memorya? Kung ano ang mga benepisyo ng loud reading, alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Isa ka ba sa mga tao kung magbasa eh kinaiinisan dahil sa lakas ng iyong boses? Aba, huwag kang mag-alala dahil may maganda pala itong balik o epekto sa ating memory. Alam nyo ba na ang pagbabasa ng malakas ay nakakatulong para maging sharp ang inyong memorya? Ito ang dahilan kaya maraming Chinese schools ang pinagbabasa ang kanilang mga estudyante ng malakas sa harap ng klase. Sa ginawang pag-aaral ng Canadian American Genetics,
na si Colin MacLeod mula sa University of Waterloo sa Ontario, Canada. Lumilitaw na ang pagbabasa ng libro ng malakas ay nagpapataas ng tsansa na matandaan ng inyong binabasa. Ayon kay Colin, napatunayang mabisa ang malakas na pagbabasa dahil nagsisilbi itong memory booster kung ihahambing sa mahinang pagbabasa at naririnig mo lang ang iba na nagbabasa. Payo ni Colin, kung hindi sanay magbasa ng walang sound, huwag kang mag-worry dahil nakakabuti naman ito sa iyong memorya. Nararanasan sa Sydney ang pinakamainit na temperaturang pumalo sa bansa sa loob ng 79 na taon. Kahapon ay umabot sa 47.3 degrees Celsius ang init sa lungsod ilang puntos na lang mula sa 47.8 degrees noong 1939. Kasunod nito, naglabas na ang mga bombero ng severe fire warnings at total fire ban sa buong lungsod. Sa katunayan, isang charity na ang umaksyon at naglikas ng mga walang tirahan patungo sa mga ospital upang makaligtas sa matinding init. Samantala, nawawala ang 32 katao matapos magsalpukan ang isang oil tanker at isang cargo ship sa karagatan ng Silangang China. Ayon sa Transport Ministry ng China, kabilang sa mga hinahanap pa ay 30 Iranian at 2 Bangladeshi crew ng Sanchi oil tanker, habang na-rescue naman ang 21 tauhan ng cargo ship. Nagliyab din ang karga ng Sanchi na $6 million Iranian oil na nasa 136,000 tonelada. Pahirapan pa ang search and rescue operations dahil sa masamang panahon at makapal na usok sa lugar. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kinumpirma ni Lolit Solis na naghahanda na sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna para sa kanilang nalalapit na kasal na posibleng mangyari umano early February o last week ng February. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Lolit ang family picture ng pamilya ni Ellen na kuha noong Pasko kung saan kasama na dito si John Lloyd. Ayon kay Lolit, may taga Cebu na nagsabi sa kanya na kumausap na ng caterer at florist ang magkarelasyon kung saan sa isang beach resort sa Cebu gagawin ang kasalan. Anya, kaya raw pala kina Elena nag-celebrate si John Lloyd ng Christmas at New Year. Ayon pa rin kay Lolit, major sponsor ang isang Dr. Kuanang ng St. Luke's at ang dating secretary na si Bert Romulo. Idinagdag pa nito na nakatutuwa lamang dahil kahit sinasabi ng iba na parang walang paki si Ellen sa paligid nito, ay naniniwala pa rin ito sa kasal. Anya, nasa edad na rin naman si John Lloyd at panahon na para lumagay ito sa tahimik, sabay sabi nito ng best wishes para sa dalawa. Una rito, sinagot ni Ellen ang isang bumati sa anila ni John Lloyd sa kumalat na family portrait ng mga ito kung saan sinabi ni Ellen sa wikang Bisaya na, "Diba kinsay nagtuo na makamidiay?" Na ang ibig sabihin ay, hindi ba sino raw ang mag-aakala na magiging silang dalawa pala ni John Lloyd. Samantala, itinanggi naman itong si Beauty Gonzalez, ang malapit na kaibigan ni Ellen Adarna, na totoo ang nasabing balita nitong si Lolit Solis dahil kung talaga raw magpapakasal sina John Lloyd at Ellen, siya raw dapat ang unang makaalam dahil siya umano ang unang pinagsasabihan nitong si Ellen. Para sa DZRH Network News, Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, alamin na natin ang aasahan nating lagay ng panahon. Ilang araw nang maganda ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ano kayang weather system ang nagdudulot nito at magtutuloy-tuloy kaya ito sa isang linggo pa o buwan? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapulungan straight from Panahon TV. Atid sa atin yan ni Amor La Rosa. Amor? Magandang araw, Pilipinas. Storm prepare pa rin ang ating bansa ngayon. At sa katunayan niyan, pansin niyo ba ang bahagyang pag-init ng ating panahon lately? Naku, dahil po yan sa easterly sa dominante ngayon. Ibig sabihin kaya nito ay wala na tayong inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Narito at silipin natin ang forecast ng pag-asa. Ang easterly sa dominante ngayon, particular na sa eastern section ng ating bansa, ay binubuo ng warm and humid winds mula sa dagat Pasipiko. Bagamat magiging malinsangan sa mga susunod na oras, maging handa pa rin dahil sa init sa maghapon, maaring mag-trigger ito ng cloud formation. Sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Sokcharjan at Quezon Province, magiging maulap ang kalangitan na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Habang sa Metro Manila naman, ganun din sa buong Visayas, na
natitirang bahagi ng Luzon at ng Mindanao, asahan ng partly cloudy to cloudy skies at meron pong chance pa rin ng isolated rain showers or thunderstorms. At ngayon naman, para mas maging handa ka ngayong araw, silipin na rin natin ang inaasahang weather condition sa mga piling lungsod ng Pilipinas. Sa Kabanatuan Nueva Ecija, asahan ng mainit na panahon ang temperatura, posible kasing umabot ng 33 degrees Celsius. Pero magdala pa rin ang payong kung lalabas ng bahay dahil may chance pa rin ng isolated thunderstorms, lalo na yan sa hapon o sa gabi. Sa aming viewers naman from Calapana, Kalayaan, Dumaguete at Rojas, ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. May posibilidad din ng mga pulupulong pag-ulan kaya panatilihin pa rin ang pagiging alerto. Magiging maulap at maulan naman ang panahon sa Catbalogan at Surigao, kaya sa mga estudyante, ugaliin ang paglagay ng payong sa inyong mga bag para iwas hassle. Generally, fair weather condition naman ang naghihintay sa General Santos City at Dipolog, kung saan ang temperatura nasa 24 to a possible high of 33 degrees Celsius. At yan muna ang latest. Mula rito sa Quezon City, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, back to studio. At yan ang kabuuan ng isang oras ng mainit na mga balitang round the clock. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng buo-buo ng DZRH Network News, ako po inyong lingkod, lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas, live on air at online. Alas 12 na tanghali, tuloy-tuloy ang balitan dito lamang sa DZRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman. Mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News.